Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At napapanood din tayo sa ating live streams sa pamagitan po ng untvweb.com at sa ating Facebook Live at maging sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ilan po sa kanila ay makakaugnayan natin specifically yung mga nandyan sa area ng Parañaque. At kagaya na aming ipinag-aanyaya sa inyo, amin hong ipinipresenta sa inyo yung mga tumatakbo ngayon sa darating na eleksyon para makita po ninyo, makilala ninyo. Sila man po ay administrasyon, sila man ay oposisyon, sila man ay independyente. Ang amin hong layunin ay para kayo po'y matulungan na alamin kung sino ba yung mga kandidato na tumatakbo sa inyo-inyong mga lugar. At makapagpasya naman kayo ng maayos kapag kayo po'y magsusulat na sa balota kung sino ang ibig ninyong mailukluk sa pwesto at manungkulan. Dahil sa mga susunod na mga taon, sila ho ang inyong makakasama, sila ho ang manunungkulan sa inyo para alam nyo kung sino ba yung madaling lapitan. Pero mahirap hanapin. Oh, yan. At sino naman yung talagang maaasahan na kayo po ay paglilingkuran. Nagsilbi pong alkalde ng lungsod ng Parañaque ang ating panauhin sa loob ng tatlong termino. Binigyang daan ang anak para humarili sa kanya noong 2013 midterm elections pero hindi po pinalad na manalo. At ngayon darating na eleksyon ay susubukan niyang bawiin ang pwesto kay incumbent mayor Edwin Olivares. May karisma pa nga kaya sila sa mga Parañaquenyo? Ano ba ang mga programa at proyektong kailangan maisulong o isusulong nila sa muling pagluklok sa pwesto? Bago natin siya kausapin, panoorin niyo muna po ito. Taong 1998 noong pasukin ni former Mayor Florencio Bernabe Jr. ang mundo ng politika nang tumakbo siya bilang vice-alkalde ng Parañaque City. Muli siyang nahalal na vice mayor ng lungsod noong 2001. Pagkatapos ng kanyang dalawang termino, tumakbo naman siya bilang alkalde ng lungsod at nahalal sa pwesto noong 2004. Nanilbihan siya bilang chief executive ng Parañaque sa loob ng 9 taon. Siya ay anak ni longest-term Parañaque Mayor Attorney Florencio Bernabe Sr. na nanilbihan sa lungsod sa loob ng 23 taon. Ngunit noong 2012, bago matapos ang kanyang termino, nalagay sa hot seat ang dating alkalde dahil sa naging madugong demolisyon sa Silverio Compound sa Barangay San Isidro. Isa ang nasawi sa insidente at mahigit 10 ang nasugatan. Naging controversial rin ang issue sa budget sa basura ng lungsod sa ilalim ng pamamahala ni Bernabe. Ayon sa noon ay kongresista pa lamang na si Edwin Olivares, aabot sa 365 million pesos sa isang taon o katumbas ng 1 milyong piso kada araw ang ibinabayad ng Parañaque para lamang sa kontrata sa basura. Ilan ang mga isyong ito sa sinasabing nakaapekto sa kandidatura ng anak ni Mayor June na si Councilor Florencio Benjamin Benjo Bernabe III nang tumakbo itong mayor noong 2013 elections. Inihalal na bagong alkalde ng lungsod si Congressman Edwin Olivares na anak ng dating mayor na si Dr. Pablo Olivares. Mula noon ay hinawakan na ni Olivares ang pwesto sa pagka-alkalde ng lungsod at ngayong nalalapit na halalan sa Mayo. Susubukan muli ni Bernabe na mabawi ang pwesto. Nakalimutan na kaya ng mga Parañaquenyo ang mga dating negatibong isyu na ipinukol sa kanya? Ano ba ang bentahe ni former Mayor June Bernabe para siyang iboto ng mga tao? Ano kaya ang magiging kinabukasan ng lungsod sakaling muli siyang maupo sa pwesto? Atin pong kilatisin at alamin ang mga plataporma na kanyang daladala. Let's welcome to the program 2019 mayoralty candidate sa Parañaque City, former three-time mayor Florencio June Mayuga Bernabe Jr. Salamat po sa pagpapaunlak. Sir, let's get it straight. Ba't kayo? Well, una-una, walang kalaban. Oo. Bakit po walang kalaban? Dahil parang hindi nyo tinuturing na yung incumbent mayor ngayon parang kalaban ninyo at no match sa inyo? Hindi naman. Kundi
walang, for some reason, walang gustong pumasok na maging kalaban, no? So parang walang gustong lumaban kay Olivares. Yes, yes. Okay. In 2016, kaya wala na siyang kalaban po. So ito pong taon na ito, 2019, sana naman magkaroon ng freedom of choice mga taga-Paranaque. Eh baka ho kaya alang gustong lumaban dati dahil satisfied naman sila sa panunungkulan ng kasalukuyang mayor. Merong sigurong ganon, pero meron ding sinasabi na yung third termer hindi nilalabanan, no? Kasi niriregalo sa incumbent, no? Pero which is yun ang situation niya ngayon? Niya ngayon. Ba't nga ho hindi pa ninyo nahintay yun? Eh kasi marami na rin mga hinaing ng mga taong bayan. Lalong-lalo na po sa in terms of the health services, education, na alam niyo naman na basic need po yan ng mga taong bayan. Kayo po ay three-termer noong kayo ay nag-mayor dyan sa Paranaque. Natapos ninyo yung tatlong termino po ninyo na yun. Opo. Ano ho ang nakita ninyo ngayon na hindi nagagawa, na ginagawa niyo during your time? Yung ospital po namin during my time was very responsive to the people, no? Nakakatulong sa mga operahan, gagamutin. Ngayon po, halos po laging nirereklamo sa akin ng mga kababayan. Susumbong sa akin, nagte-text, nakikita natin sa FB na meron silang hinaing. Kuminsan nga pag nagmi-meeting kami, tinatanong ko sa kanila, oh, ano ba yung inyong eksperyensya sa ospital ng Paranaque? Eh, meron ho doon mga lumuluha kaagad ng mga babae na mga ina, nagpapagamot. Sinasabi na, nako, dadating kami dyan alas 7 ng umaga, alas 3 ng hapon, di pa kami nakikita ng doktor. Minsan, walang doktor. Pagkatapos, pag na-confine ka, walang available na gamot. Yung mga ganong problema ba? Na hindi ho nangyayari during your time? Noong my time, we always had medicine. There was always a doctor, emergency. I would visit the hospital. I would check on the patients. And even the emergency area. Seeing to it na maganda yung serbisyo. Kasi government hospital yan eh. So ngayon kailangan po, libre. Oh, so nakita po ninyo after your term, na after ng panunungkulan po ninyo, sumama na ang serbisyo sa kabuuan ng Paranaque. Ganun ho ba? Well, alam mo naman na importante sa taong bayan yung kanilang health services. Lusugan. Edukasyon. Trabaho. Oh. Ayan. So yan po ang so, yun sa tingin ko. Mayor party po na yon na tingin niyo napabayaan. Tingin ko yung health services. Oo. Yung education. Meron kasi kami doon na PUP isasara. So nalulungkot po ako doon dahil alam niyo naman ng PUP. One of the favorites of corporations as far as hiring their graduates are concerned. So, and libre yun. Yun ang maganda rin. So, pag pumasok ang itong year na to, they have stopped accepting enrollees for freshmen. For freshmen. So, malaking bagay po 'yon kasi marami kaming high school eh. We have during my time I built I think 6 or 7 high schools around the city in almost every barangay. So walang pupuntahang kolehiyo na libre na magaling ang standard doon sa lugar ninyo. Oo. Papare sila pumunta pero may bayad sa ibang private. Ano ho ba standing na ngayon ng Paranaque na dun sa kanyang pagiging syudad? Well, as far as the COA report is concerned, we are not one of the top 10 richest cities anymore.
Wherein, doon sa panahon ninyo? We were always in number 5, 4. Oo, okay. Almost next to Davao. Mm-hmm. So, anong malaking pagkakamali sa tingin po ninyo? Meron bang corruption kayo nakikita dito? Well, maybe. Kasi hindi na ganun kahigpit ang tax payments eh. Mm-hmm. See, they changed the computer program. Mm-hmm. Now they brought my old program back. No? They're now using the old program, which I used to use during my term. So ginagamit na po nila ngayon? Ngayon, no. Mm-hmm. So they realized na maganda yung system natin. Mm-hmm. So, mm-hmm. Then I get reports like, pag meron pong pumupunta sa munisipyo, may mga sumasalubong kaagad. Mm-hmm. Tutulungan sila. Alam mo na, pag sinabing tutulungan kita, kaminsan, mm-hmm. ano yun eh? Question mark. Oh, problema yun, o maganda, o hindi. Pero, you know, mm-hmm. you know as Filipinos, eh, pagkatulungan, merong... Usually ho, kapag halimbawa, nanunungkulan yung isang may kamag-anak, tapos ipapasa doon sa kamag-anak, at maganda yung performance noong kamag-anak, eh nananalo. Ba't ho hindi nanalo yung anak nyo? Ang sabi nila, oh. Eh, bata pa raw. Mm-mm, that time. That time. Oh. And tataka nga kami dahil yung mga bailiwicks ko, I always would get high votes from, for example, in Don Bosco, Barangay mm-hmm. Don Bosco. He got 0 in some precincts. So, na-zero siya? Oh, hindi. Paano yung watchers namin? Ibig sabihin, pati ba yung mga watcher, hindi bumoto sa kanya? Mm-hmm. Parang ganun eh. So, parang feeling nyo may dayan doon? Tingin ko. So, my opinion. Okay, wala po kayo nakita doon na one way or the other has something to do with the issue sa inyo regarding doon sa basura, yung sa demolition, yung pinupuntos po na yun sa inyo? Well, maybe, no? Kasi nothing is perfect eh, di ba? Mm-hmm. Pero naman siyempre, eh yung namang Silverio kasi it's a very complicated issue. Issue. Eh. May kaso yan. No? Gusto ko lang agapan yung mm-hmm. demolition ng gusto nang gawin ng may-ari ng lupa. Mm-hmm. Inexpropriate namin ng city para mapigil yung mm-hmm. demolition. Mm-hmm. Eh siyempre, the court has jurisdiction over the case. Mm-hmm. At sabi ng korte, eh you have to have possession of that property. And the only way to possess that is by the court issuing an order of demolition. Mm-hmm. Oh. So, it's the court's order, not mm-hmm. mine, mm-hmm. not the mayor's. Mm-hmm. How do you intend to rectify yun hong mga nakikita ninyo na dapat na bawiin na glory ng Parañaque? Well, as far as the health services is concerned, palagay ko hindi nila nabibigyan lang ng tamang pondo eh. Mm-hmm. Ang ospital namin. But wala ho bang pera para niya? Marami po ngayon. Mm-hmm. It may not be the richest, but still, our income doubled. Mm-hmm. Because the casinos are which I approve, are now operating. So maganda ang pamamahala dahil maganda kita, ganun ba? Well, maganda yung preparasyon. It was prepared na papasokin sila. Mm-hmm. We legalized the operation of casinos. Mm-hmm. Kaya marami na sugar roll sa inyo ngayon. Hindi naman. Uh-huh. Marami na mga junket naman yung karamihan eh. Mm-hmm. From China. Mm-hmm. So ito po, gusto niyo ipagpatuloy doon. Magiging... casino capital ba ang Parañaque na? Well, they're calling it now a mini Las Vegas. Mm-hmm. In a way. And you intend to pursue that as well? Yeah. Na parang maging munting Macau o kaya ay parang munting Las Vegas. Ganyan. Oh. Parañaque Strip, may mga ganun. Yeah. Uh-huh. Legal naman po siya. Mm-hmm. Legal. And, you know, we need jobs. Mm-hmm.
we need the income. At marami rin hindi uba nagiging komplikasyon ang pagsusugal sa buhay ng tao kagaya nung nagwala nung minsan doon sa may ano sa Pasay. Soler ba 'yun? Hindi. Resorts World. Oh. Resorts World. Oh, yung namasok doon. Oh. Eh, sabi nila, isolated case naman yun eh. Mm-mm. Kayo ba yung sugar roll? Hindi. Hindi naman kayo sugar roll. Pero nakikita nyo ba yung, halimbawa, eh, kung mga taga-Paranaque eh, malulong sa sugal, eh, would that be something good para sa... Meron naman silang control eh. Oh. Okay. Hindi sila nagpapapasok ng minor de edad. Oo. Meron silang show money. Hindi naman sila ano. So parang paniwala po ninyo ang sugal sa Paranaque ang magdadala ng malaking pag-asa sa inyo, ganun. Makakatulong po. Mm. Makakatulong. Mm. And kung sakaling maupo po kayo ngayon, how do you intend to make it a more profitable parang business sa inyo doon sa Paranaque? Well, we'll be more friendly with them, no? Alam mo kasi kung minsan sa pagkuha lang ng lisensya, pagkuha lang ng building permit, mahirap na eh. Mm-hmm. Oh, so the process, ano? Oh, sometimes they get turned off, no? And they transfer to another town or another mm-hmm. city. Mm-hmm. So makakaasa po sila na pagka kayo na upong mayor, mas madadagdagan ng casino sa Paranaque? Well, we will not limit them, no? Okay. It's legal. Oh, mm-hmm. It's legal. And... I know that it could be a moral issue. Mm-mm. Sometimes it could be a moral issue. Dahil they connect it with the kinokonekta nila kasi sa prostitution eh. Uh-huh. Di ba? Kumusta po ba prostitution? Wala naman. Almost nil. And until now? Up till now. Maayos naman yun? Maayos naman. Hindi naman talagang pinupuntahan ng mga prostitution dahil medyo... High-end eh. Ang peace and order po ba doon ngayon? Nagkaroon ba ng pagbabagos compared sa panahon po ninyo? Well, talamak yung mga ano, yung mga drug use doon. Mm-hmm. Ngayon? So until now, mataas po incidence ng drug cases? Well, during my time, hindi ganun yung situation eh. Tahimik sila, walang... Dahil we were very particular about the drug laboratories, for example. Mm-hmm. Di ba natatandaan nyo noong araw, maraming drug laboratories sa Paranaque. Correct. So we coordinated with the Homeowners Association. Mm-hmm. We brought in drug sniffing dogs. Mm-hmm. Sa panunungkulan ho ni Olivares, ano pinakamagandang nakita ninyo na nangyari sa Paranaque? Well, tinuloy niya yung mga institutions na, for example, yung mga programs natin, mm-hmm. mga education programs natin na naumpisahan natin. Mm-hmm. So, yun ang mga magaganda. Ano naman ho pinakapangit? Yun nga. Yung sa health service? Yung ospital, uh-huh. Walang gamit, walang gamot, mm-hmm. yung eskwela na... dapat makapagbigay ng pag-asa at opportunity sa mga graduate ng high school ngayon, no? Kasi meron siyang tinayong pamantasan ng lungsod ng Paranaque. Mm-hmm. Na talaga naman existing siya, nagtayo siya ng 10 palapag na building, 10 mataas. Mm-hmm. Pero kailan pa yun magiging dekalidad? Ika nga. Samantalang ang PUP, nandun na. Yung technology nila. Anong tuluyan ho ba sarado na? Hindi na sila tumatanggap ng ano eh. Hindi na sila tumatanggap. So kung kayo po ay maupong mayor, hindi nyo papatuloy na isara yun? Isa-save po ninyo. Isa-save natin. Na mabuksan yung, na manatili yung operation ng PUP. Oh. In fact, we will continue our request na dagdagan pa ng kurso. Mm-hmm. Kasi parang supportahan by funding. By, you know. Mm-hmm. We sponsor the operation, eh. Mm-hmm. Building, budget. Yes. Mm-hmm. But if, local government. But if you are going to be objective po, looking at it in an objective manner, how would you
how would you assess your incumbent mayor now? Is he good or bad? Well, the fact that I'm running, I think I can offer better services. Oh, kasi better you can management. Be, ano naman po yun eh? Pwede naman na you can just offer better services, but it doesn't mean that he's bad. Diba? You're just better. Ganon. Pero pagka objectively, if I'm going to ask you objectively, you can look at your mayor, would you say that he is a bad or a good mayor? Hindi ganun yun eh. Siyempre, excellence ang abulan dito eh. Excellence. And you are excellent. You know? Hindi, sabi ko, I'm working for that. Mm. And that's my direction. Okay. I work for excellence. For excellence. Parang aim high, parang niya. Aim high. Ganun, parang ala Gordon sa Olonga po. So, where do we si Parañaque sa panunungkulan po ninyo? Kasi meron kayong three terms at of course, meron kayong mga hindi natapos noon na gusto nyo ipagpatuloy. So, where do we see Parañaque sa inyo pong termino, sa dapat na asahan ang mga Parañaquenyo? Well, we aim to be a model city, no? Mm-hmm. Model city, progressive, God-fearing, mm-hmm. Least corruption, mm-hmm. And maganda po yung basic services natin. Mm-hmm. Education, livelihood. We target poverty alleviation. Mm-hmm. Dami rin kami mga squatters eh. Mm-hmm. And then I built a lot of housing projects. Mm-hmm. 32 all in all. Doon during your time? During my time. So that's something that you will continue? I will continue. But na ano ho ba? Na nagkaroon ba ng halt ngayon doon sa mga para sa mga pabahay? Meron bang bumagal or bumagal? Hindi naman totally nahinto, bumagal lang. Bumagal. Kasi marami. At saka delikado yung nililipat nila eh. Sinasabi nilang demolition, not to demolition is nililipat nila yung mga tao sa probinsya. Mm-hmm. Eh wala naman trabaho doon. Mm-hmm. Wala naman trabaho sa probinsya. So bumabalik din. Mm-hmm. Pero paano ho doon sa inyo, ayaw nyo maalis airport? Paano ho ma-improve doon? Ayaw maalis? Oo. Eh kasi, pwede naman, kailangan lang medyo gradual. No? Sabihin, there should be a plan for it. Mm-mm. The airport will be transferred to, say, Sangli or Bulacan. Mm-mm. Should be gradually planned, no? Kasi maraming trabaho dun eh. Yes, na mawawala. Logistics. Yes. Tsaka malaking pera, malaking income yung mababawa sa inyo doon. Wala kami income sa airport. Ah, wala. So, hindi kayo... Only business permit for the concessionaires. Oh, pero hindi, ibig sabihin, di ba pagka nasa inyo yung airport, eh, meron mga negosyong pumapasok doon sa inyo because of that. So that's income of the city. Indirect. Oo. Tapos may income din na mangyayari dun sa mga tao na na-employ din dun sa Parañaque. Mm-hmm. Kasi mostly, ilan na ho ba population ngayon ng Parañaque? The voting population is 326,000. So according to the last time we checked, during my time, it was 600,000 ang tao dun. So siguro ngayon, mm-hmm. baka mga... I can say mga 700,000-800,000. Mm-hmm. So nakikita niyo po ba nagpapalit ng mga tao o may mga nag-aalisan or may mga nag-migrate din? In migration, saka lumalak. Mga anak. Oo. Madami population. So kailangan keep up. Yun hong situation natin doon sa traffic, sa kasi dati, diyan ho sa may Parañaque, napastay daw sa may Evacom eh. Mm. Madalas ho akong nakakatulog sa pagmamaneho pag papunta na ako dun sa... traffic talaga eh, literally. Kailan po yan? Medyo matagal-tagal na din ho. Pero yun ay... Ewan ko ngayon kung itong mga panahon na to ay nagiging ganun pa din ang sitwasyon. Ano ho ba observation nyo? Bago na ba itong ng traffic na ito doon o consumption pa din? Well, at least I can only talk about my time then. We didn't allow the buses.
to come in. Kasi hindi siya masyadong malapad eh. So, yung trucks, yung mga 16-wheelers, pinapapasok namin yan ng 10 o'clock in the evening. Pero, now the issue, exemptions. So parang nakadagdag sa ano sa traffic. Yun yung situation dito sa yung ano tawag nila doon yung integrated terminal, yung PITX. Anong stand niyo dito? Kasi meron din mga reklamo diyan. And does it help sa inyo? Well, it should help, no? If the yung mga buses talagang pumapasok sa loob. Mm-hmm. Para hindi ito ay in toto of Metro Manila kasi kasi yung mga buses na yun from Manila pupunta roon parang they don't fly without passengers, no? Mm-hmm. So it should help pero sa ngayon they're still starting and checking out the kinks. Kaya siguro eventually it will be a good ano good with additional, probably, additional coordination with the other agencies. Mayor, may I ask, ano po ba ang inyo talagang political ambition? And what's the height of your political ambition? Are you satisfied hanggang mayor lang kayo? Or you're looking up dun sa mas higher position later on? Kasi maraming mga tuksuan, pati sa FB na parang ala Duterte daw kayo. Ganun. Ala Duterte. Oh, parang ibig sabihin from being Mayor Duterte presidente. Baka maging president 'di ba? Bernabe. Oh. Yeah. Well, that's flattering pero hanggang mayor lang naman ako siguro. Hindi na ako kailangan. Hindi na ako. Ilang taon na ho ba kayo? 71 na tayo eh. Sakto, 'di ba? Parang panahon ng ano ni Mayor Duterte. Pero seriously, wala kayong honestly, wala. Ambition for a higher position. Wala so, po, wala so ito magti 3 terms kayo dito. Plano niyo kung sakali. Well, gusto ko lang maayos yung mga gusto ko maayos eh. Yung ospital namin, educational system namin. Mm-mm. Housing namin, gusto ko maayos po 'yan. Mm-mm. And I want to explain to the people nung tungkol po doon sa Silverio na the intentions was really ano noble, no? Mm-hmm. Noble. It's not that we want to, you know, just demolish for the sake of doing it, but we put order into it. No? Mm-hmm. We asked NHA at that time to give us buildings where we could rehouse them. Mm-hmm. They approved 30 buildings for that 1 hectare property. Mm-mm. And the owner was good enough to say na, sige, kunin nyo na yung kalahati. Libre na. At yung kalahati sa harap, amin na. Kasi inexpropriate namin na rin. We will put up commercial buildings. Whatever we will lose on that back property, we could regain from the commercial development. So, perfect, no? Mm-mm. Eh lang, may pumasok na pinulitikan itong mga nakaupo ngayon. Nagsasalita sila na kumbaga sa Tagalog eh inulukan. Inulukan yung mga tao tapos na pati mga kaliwa na napapaniwala nila na gusto ko lang i-demolish yung mga sila, no? Mm-hmm. Pero we want really order kasi dikit-dikit sila doon eh. Mm. Pag nagkaroon ng dengue doon, nagkaroon ng sore eyes doon, lahat sila may sore eyes. So, maayos lang. Gusto mo ba nung sabi ko sa kanila, gusto nyo bang pagka binabaa kayo dyan? Pag naglakad kayo, tae na, excuse my word. Nasalubong sa inyo. Nasasalubong sa inyo. Oh. Diba? So, okay, papanuhunin nyo ngayon yung ba nakita ninyo solved na yung problema na yan dyan na isinosolve nyo during that time? Dapat solved na kung nakuha ko lang yung cooperation ng mga tao. Kaya lang ngayon hindi pa, nananatili na, pa. Na sila eh, yung napolitika sila eh. So paano ho pag naupo kayo, will you be doing the same again? Well, we will have to talk to them, no? And explain. Hindi naman lahat doon nagagalit eh, kundi yung I would say more than one half. Gusto nila magkaroon sila ng sariling bahay. Mm-hmm. Sariling tirahan. Kanila na.
Mm-hmm. Sino ba naman ang may ayaw? No? Yes, of course. Tapos, pag nagkasunog dun, lalo silang lahat. Mm-hmm. Pag kailangan ng ambulansya, hindi makapasok sa loob. Mm-hmm. As sikip. Ano ba ang tatak Bernabe na pagiging mayor? Kasi parang ba, pag di ba tatak Duterte, eto, ganyan. Ano yung tatak Bernabe? Yan lang. Sabi nila, pag daw ako nangako, tinutupad ko. Mm, madali ho kayong lapitan. Madali akong lapitan. At madali rin hanapin. Madali rin hanapin. Hindi ho mahirap hanapin. Madaling lapitan, mahirap hanapin na. O, nakakausap naman kayo. Pagka kumakandidato lang kayo, tsaka kayo madaling makausap. Alam po ng mga taga-Paranaque yan. Kaya sabi nila, ang salita ni Bernabe na isasanla. Maraming salamat naman sa kanila dahil sinasabi nila yun. Magkano ho kaya natin masasabi? Pagbalik po natin, kausapin natin yung mga taga-Paranaque para malaman natin kung ano ang kanilang mga saloobin at gustong alamin kay Mayor Bernabe. So, pagbalik po ng programang Bawal ang Pikon! Yes, sir! Pinagyan na so! Welcome back! Ito ang programang Bawal ang Pikon! Yes, right! Pitanggap na so! Salamat po! Sama natin former Mayor Florencio June Bernabe Jr. Ayan. Florencio Bernabe Jr. Ayan. Ating pong 2019 mayoralty candidate sa Parañaque City. Ito po, Parañaque ito. Taga Moonwalk, si Paul Mitra. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Moonwalk. Tuloy po kayo nandito po si Mayor Bernabe. Ano po may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel at kay former Mayor June Bernabe. Morning po. Kung sakali kayo po ay palarin na makabalik sa halalang ito, ano po ang may dadagdag ninyong mga benepisyo para sa lahat ng mga senior citizen at mga walang anuman sa buhay na kasalukuyang ipinagkakaloob ng kasalukuyang pamahalaan? Salamat po. Senior. Well, una-una, yung napansin ko kasi sa mga senior citizen, pinapipila ng napakahabang oras. No? Kasi bago nila ibigay yung pera, tatlong pilahan. Tapos, iintayin nilang dumating lahat ng mga konsyal. Pagsasalitay nila. Ede, yung mga matatanda na nga, nahihirapan pa. No? Hindi makaalis sa pila, hindi makapunta sa CR, nagugutom. Magre-reklamo sila. Sabi ko, bakit kailangan ganun? Pwede naman niyang ipasok sa banko, ATM. Mm-hmm. O kaya ipa-messengerial niyo na lang. Mm-hmm. Pwede namang dali na messenger ng city government, LBC, Palawan. Why give them a hard time? Huh? Tapos, sinasabi nila, pag naging mayor daw ako, tatanggalin ko yung 500 na binibigay na cash gift ng city government. Hindi naman. Hindi naman. Naibigay. Dadagdagan nyo? Dadagdagan pa ako. Kaya may so, pagkakataon. Yung 500, magiging 1,000? Tignan natin. Diba? Baka 2,000 pa kung kaya. Diba? Baka naman pwede. Diba? Diba? Depende sa ponto. Meron ba rin kayo yung mga 100,000 para sa mga centenarian? Ganun? Meron pong ganun ang national at saka local. Sa local, meron kayong campaign? Well, I think gumaya na rin yung aming local government. Kung kayo humaupo, Tuloy po pwede natin gawin. Hindi mo ba pwedeng makiusap sa inyo doon? Ano po? Na gawin nyo ng installment. Yung pagka umpisa nyo ibigay ng mga 80. Kasi pagka 100, may libre kang may libre kang hotel. Hindi na nga ako makalakad, mag-hotel pa. Di ba yung mga tipong, libre kang ganito, pwede ka. Hindi na nga ako makakain, hindi na mapakinabangan. Di ba kaya, aga-agahan lang ako bigay. Yan po ay isa sa mga panukala ng ating konsehal kasama. No? Mm-hmm. Which, in fairness, sabi niya, tamang-tama po, doon sa edad na 80, bigyan na natin yan ng, sabihin na natin, 50,000. Oo, pwede na yun. Diba? Pwede. Tapos, kalahati. Pagka nag-another 10 years. Yun.
Oh, yung uling kalahati. Eh. Tama. 25,000 ulit. Kasi hindi na nila abutan talaga eh. Maraming, pag 100 years old ka na, di... Oh, marami ng bawal. Sino bang kukunting-kunti na lang talaga yung aabot? Oo. Oh, bilang lang naman yung mga ganun eh. Dapat libre na. Ibigay na yung... Yung pwedeng maibigay. Oh, ayan, so... Kaya din lang. No? Kaya din naman. Oh, kaya importante po yung, ano eh, yung... Oh, wag na papilahin. Oh. Oh, tama nga naman yun, no? Papilahin. Kasi, di ba, dito sa Quezon City, may libreng sinin dyan eh. Mm. Yung mga senior, may araw lang sila. Oh. Pero nakikita ko, haba ng pila. O hindi nakapila. Di, syempre, hirap-hirap ka ng tumayo. Tama nga naman. Oh. Yan po, ah. Abangan nyo, baka daw maging 2,000. Oh. Basta kaya. Oo, oh, basta. Tandaan nyo, sabi ni, ano, yun ang mabigat nun, yung basta kaya eh. Kasunod, sasabihin nyo kasunod, eh hindi kaya eh. Ganun, parang, hindi naman. Parang kasi ganun, yun nga sinasabi ko eh. Oh. Huwag masisiguruhin, baka mamaya hindi mo ma-edit. Just try, no? Oh. Pero just at least, ang isang pwede nyong saraduhan ngayon, hindi nyo alisin. Hindi alisin. Oh, hindi alisin. At, gusto kong dagdagan. Hindi alisin. Yan, ha? Maliwanag ha. Pag inalis, bumalik kayo dito. Huwag dyan na ako'y boto. Oo. Dahil naiboto na kayo. Pag San Valley naman tayo. Sa Parañaque rin po ito, Mayor. No? Si Michael Vecinal. Magandang umaga sa inyo sa San Valley. Tuloy po kayo nandito si Mayor Bernabe. Good morning po, Kuya. At sa inyo, Mayor Bernabe. Morning po. Ang aking pong tanong, sa ibang lungsod gaya ng Pasay at Taguig, may mga financial assistance pong natatanggap ang mga estudyante ng public school, elementary and high school, both. Meron po ba kayong nakahandang proyekto para dito? In fairness, no, may panukala yung bagong konseho ngayon na magbigay ng 500 pesos sa high school students, no? Okay. High school students. Siguro yun lang ang kaya ng lungsod sa pangayon. Sa ngayon. Sa ngayon, no. Oh, kung kayo maupo, pwedeng dagdagan. Pwedeng dagdagan, no. Pero hindi alisin, ha? Hindi alisin, oh, no. Okay. Basta maliwanag yung hindi alisin. Hindi alisin. Yun ang panukala lang. Oh. So kayo okay naman kayo. Nila, eh, no? Oh, okay naman kayo kung malbawa, ginawa ng nakaraan ay maganda, ipagpatuloy. Sakto. Oh. Sakto. Basta maganda, ituloy. Mm. At pakikinabangan ng taong bayan. Pero yung mga, siyempre, kabaliktaran, alam nyo na yun. Oh. Obviously, no. So ano ba alisin nyo pagka kayo naupo? Marami. Siguro yung pagiging lax sa collection ng taxes, no? Nako, edi ang mga Parañaque niyo ngayon eh biglang oh, marami tataas ang sisingil. Hindi naman. Oh. Yung bang normal lang, sisingilin ng tama. Wala lang fixing. You know what I mean, di ba? Talagang nakalagay sa papel, dokumento na. So marami bang kumikita ngayon ng pailalim doon sa palagay niyo? Well, body language lang, no? Kasi hindi mo naman pwede sabihin exactly na meron. Nangungurap yan, no? Kasi, pero pagka yung marami ng taong pumupunta na magbabayad ng taxes, pagkatapos maraming sumasalubang, tutulungan ka namin. So, meron pang fixers. Meron pang kwartong pupuntahan. Kinukwento lang yan sa akin, eh. Totoo. Which, pwede naman nating i-verify yan, eh. Kayo ba, hindi ba kayo na lalagyan doon nung kayong panahon nyo? mga magkano ba kinita nyo sa gano'n? Hindi naman. Meron naman kasing ano yan eh, may mga representation expenses. Pero kayo ba maraming negosyo sa na nasa Parañaque? Meron kaming private ano business. Bago ako pumasok ng politika. Politika, meron ako kaming negosyo. Ilan ho na dagdag nung napasok na kayo sa politika? Nabawasan pa ka ng konti. Nabawasan? Nilipat niyo sa ibang bayan? Hindi naman. Nawalan ako ng oras. Ah, okay. Ano ba negosyo po niyo? Meron po kaming community mall shopping center. Ah, mall. Sa Baclaran. Sa Baclaran. Ngayon ho, andun pa rin? Andun pa rin, pero medyo hirap kami dahil... Wala na po kayo ibang... negosyo. Meron ho kayo may mga manpower services.
manpower. Meron din kaming... So yun mga pinapasok nyo sa munisipyo, yung nasa manpower nyo? Hindi ho. Di naman. Particular yun. Ano po yun? Direct tayo. Payong dagat. Merong ganon, merong local. Oh, okay. Merong tinatawag na janitorial services. May mga livelihood programs po ba kayo na... Sa mayor, nung mayor tayo. Oh, opo, meron po tayo. Nawala po ba yun? Yung nandun pa rin. Kasi institution, department sa amin yun eh. Mm-hmm. It's a department. In dressmaking. Okay. Tuturo kayo sa pagluluto. Mm-hmm. Yung ano din, yung mga short courses. Mm-hmm. So yung mga assistants na yan, kagaya po niyan, sa mga estudyante, eh, you will continue with that and kung matignan pa. Tsaka yung sinasabi nyo nga, na pag kayo maupo, hindi sasara PUP ah. Hindi. Oh, tutuloy ninyo yung ano ng PUP at pati yung pag... Pet project ko po yan eh. Ako po nagtayo nun eh. Oh, okay, yan. Oh, di nadinig nyo po ah. Oh, so may marka nyo na. Sa San Valley, tinayoan ko ng high school tsaka elementary yan. Alam nila yan. Okay. Ako po naggawa nun. So ang kulang nyo po ngayon dyan para mang sa kolehiyo, ganun po. Kolehiyo po. So pagka po kayo nabalik sa upuan eh... Pagkaligay kayo ng kolehiyo? Oo. I-expand pa natin yung PUP dapat. Ah, pero i-incorporated na sa PUP. Parang dadagdagan lang ng ano ng kurso. Kurso. Yung mga libre po yan. Hindi, pero yung pamantasan ng lungsod, pwede naman ituloyan. Kasi, you know, it takes time before you become highly ranked. Di ba? Mahirap yata kumuha ng mga profesor. So, tutuloy. Pero tutuloy nyo din yun. Pwede nyo ituloy. Libre kasi yun. Eh. Okay. Salamat po. At sa San Antonio, Parañaque City tayo lumipat. Si Engineer Ding Garnace. Ito. Magandang umaga po sa inyo. Engineer, nandito po si Mayor. May project ba kayo sa Parañaque? Good morning po, Kuya. At good morning din po kay ex Future Mayor Bernabe. Ang tanong po namin ay tungkol din po sa edukasyon. Dahil sa kakulangan ng classroom ng San Antonio High School tuwing enrollment, isang araw pa bago ang enrollment ay ipinipila na ng mga nanay ang kanilang mga anak at nagbabaka sakali na mauna at matanggap ang kanilang mga bata. Ngunit ang priority po ay mga taga-barangay San Antonio. Kung kayo po ang mananalo bilang mayor, maaari po ba kayong maglagay ng annex high school sa katapat na Sampaloc site at doon po galing ang napakaraming bata para ma-accommodate po ang napakaraming high school applicants? Tama po yan. Ako po yung nakakuha ng lupa na yun, yung tinatayo ng San Antonio High School doon po sa tabi ng CAP. Tinayuan ngayon ng building, di po ba? Una muna, ang observation namin dyan, yung mga... nag-aaral diyan hindi taga Parañaque. Sabi ng mga taga San Antonio na mga estudyant na mga parents no. Okay. Galing sa ibang lugar, maybe Muntinlupa o maaring taga Barangay BF which is the next barangay. So talagang ganun dapat no, priority yung taga San Antonio muna. Kung may sobra saka sila dapat ipasok. Dapat ipasok. And then the next solution, sinabi na rin niya na maghanap ng additional space, additional lot para makagawa ng annex. Within that area, yung lupa ho na tinutayuan ng may bakante pa eh. May bakante pa. Kaya lang medyo may kamahalan ng lupa sa Parañaque. Pero yung pong ano, sasabi niyo na nakuha niyo private privately owned po yun sa inyo, nabili nyo. Ng Parañaque City. Yun po ay bayad sa offsetting ng taxes. Okay. May utang yung may-ari ng lupa sa real property tax. Sabi ko, bigyan mo na lang kami ng 500 to 1,000 square meters dyan. Tatayuan namin ng building. Ano pong building yun? Para saan po? Para San Antonio High School. Eskwelahan din po. Eskwelahan din. So possible naman 'yun eh na magkaroon ng annex. Possible po. May bakante pa 'yun actually. Malaki ng pwede niyo po ng 'yun ay bigyan din ng ano ng priority. Mama, di pa rin sila bayad sa taxes din. Dagan nila yung space, no. Yan. Okay.
At masili po. At tignan natin pagka kung sakaling pala rin si Mayor, edi makita ninyo kung ano ang tikas. Oh, ika nga ng mga Batanggenyo. Oh. Sa San Isidro naman po tayo, Parañaque City, si Lilian Olyesca. Magandang umaga po sa inyo dyan. Tuloy po kayo anong may paglilingkod. Good morning po Kuya Daniel at sa former mayor na si June Bernabe. Tanong ko lang po, pag kayo po ang naluklok na mayor, kaya pa po bang repasuhin ang mapababa yung mataas na koleksyon ng mga business permit po, lalo na po yung maliliit na business dito po sa Parañaque? Yun lang po, salamat po. Isa po yan sa mga maraming nire-reklamo ng mga, lalo na yung mga small businesses, sari-sari store, bigla daw na triple kanilang binabayaran. We will take a look at it, no? Kasi, siyempre, may mga requirements din ng city government. Mm-hmm. Pero, doesn't have to be very, you know, high. Very taxing ka. Tsaka prohibitive na. Prohibitive. Tsaka marami kasi ano eh, pumapasok yung parang assumed revenue ng mga small. Tinataasan sila nila yung assumption eh. Hindi naman masyadong nakabasis sa katotohanan. Pwede namang ibaba yun. Parang naalala ko yung mga ganyan, yung mga ina-assume na ganun. Sa Middle East, pag nakasagasa ka ng camel, pati yung magiging apo, kukwentahin. Babae yan. Manganganak yan. Ganito. Hanggang doon sa kaduluduluhan. Yung lang eh, ganun. Ano, parang, so, yun yung sinasabi nyo. Kikita yan. Kasi ganito. Lalaki yan. Pagka kumita ka, mag-expand. So, mataas. Pero yun, meron ho ba kayong plano doon sa... Kasi sa, parang kayo, the way I look at it, sa sinasabi nyo, stricto kayo when it comes to collections ng taxes. Pero meron ba kayong mga kaisipan pa na mag-impose ng mga iba pang mga pwedeng additional burden doon sa mga maliliit na negosyante? Doon siguro worry nila yon. And how can they be eased of that? Hindi na. Kasi ano natin, ano din tayo na... Siyempre, pagka mababa yung taxes, maganda rin yun. Mm-mm. Kasi marami nagninegosyo. Marami na iengganyo mag-business. Tsaka doon din pupunta yung ibang mga bumibili. Tama. Kasi sa ibang, sa estado sa Amerika, merong estado, pipiliin mo kung saan mo pababagsakin yung binibili mo. Kasi may estado sa US, mataas ang tax. Kaya pagka doon mo, ano ba, bumili kami sa New York, pagka over the counter, mahal. Ngayon, pa-ship mo, mas mura. Kasi walang tax doon sa pagdadalhan. Kaya pinapa-ship mo. So sa inyo, sana, mas ginaano nila parang... If you lower the taxes, you know, more people will go into business. Just be strict with the collection. Parang yun ang sinasabi. Basta walang ano. Tama lang yung nasa dokumento, sa papel. Okay, yan po. Isa po yan doon sa mga bagay na pagka maging mayor si... Ginoong June Bernabe, sasabihin nyo, malalaman natin kung ganyan ang mangyayari. Okay. Sa Baclaran tayo, Parañaque City, si Pete Del Rosario. Magandang umaga po sa inyo sa Baclaran. Tuloy kayo. Ano po may paglilingkod? Ano po si former Mayor June Bernabe? Good morning po, Kuya Daniel. Nagkikatin kayo, June Bernabe. Ito po ang aking... Ano po sa inyong palagay ang solusyon para sa trafiko dito sa lungsod ng Parañaque, lalo na sa Barangay Baclaran? Nasa tuwing May, MMDA lang nagagamit ang two-way lanes ng mga sasakyan. At kapag umaalis na ang mga MMDA, ay sinasakop ulit ng mga vendor ang kalsada para magtinda. Ayan, Mayor, yung traffic. Hindi... Nagang problema ho yung vendors. Sa dami kasi ng tao sa Baclaran eh. Yung meron kasi tayong simbahan doon. Araw ng Baclaran. Tapos, wala na hong araw ng Baclaran. 7 days a week. Daming araw tansana. Araw ng Baclaran talaga. Tapos yung end of the LRT way is last stop is Baclaran. Talagang doon sila nag-unload. Doon nagpa-hub kasi si Baclaran eh. Doon nagpa-PITX nga is malapit sa Baclaran. Yes. Doon nagpapalitan ng mga
mula sa bus, papuntang jeep, baliktad, etc. So, ang daming tao dyan. And then, tinitake advantage ng mga nagtitinda yan, which is ganun talaga, no? Kasi malaki ang foot traffic. Malaki ang foot traffic. So, doon sila pumupunta. Maraming masayang vendor dyan dahil maraming himaman na na-vendor, yung mga Muslim marami brothers natin. Marami din masayang mga mandurukot doon. Marami na rin mga pulis dyan na nagbabantay. Kala ko marami na rin pulis na mandurukot. So, surprisingly, hindi na ho ganun karami yung mga nandudukot dyan. Hindi katulad nung araw na... Nangongotong na marami. Yung mga paikot na lang ang problema dyan. Paikot ng jeep. Paikot. Kasi sa amin, sa Bulacan, pag sinabing paikot, ibig sabihin nun, laga yun. May paikot ba tayo dyan? Parang ganun. Parang ganun din yun. Ganun din. Kasi yung mga pinapayagang umikot yung mga trip cutting, mga ganun. Okay. So, pero ano po ang nakikita niyo yung solution? Ang nakitang solution? Kung sumido si tatay, namuti ang buhok sa traffic. Kasi ako talaga... Ayaw ko na akong nagawi sa mga lugar na gano'n naman. Kahit nga sa Makati, ayaw ko na pumupunta. Bumiyahe ka lang mula dito. Wala kang magagawa sa maghapon. Kung hindi isang meeting lang na yon, kung pinuntahan mo, pagbalik mo, wala na. Papasok ka na ulit. Good morning, kuya na. Parang gano'n. 24 hours na nakalisa. Talagang medyo mabigat ho eh. Talagang, ano po ang inyo? Going back to the question, yes, no? Sa traffic. No, ako bago umalis, meron ho kaming napag-usapan na aming planning department na maglagay po ng mga elevated streets. Doon sa service road para pwede rin two levels. Parang flyover. Ganun. Yan, no? Parang parking, tapos yung lower level, pwedeng daanan ng sasakyan. Mm-hmm. Sasakyan sa ilalim, o pwedeng tiyangge sa second level. Mm-hmm. Para doon na natin sila pagtindahin ng gobyerno yan. Pwedeng alka-alkabala lang yan, mura. Mm-hmm. Na master plan ano habon? Meron nyo kami master plan yan. Para doon. Kaya na-approve na nga po ng PMS, Presidential Management. Iniintay na lang namin yung may approval na rin kami. That time. Pero ngayon, back to zero kayo. You can revive that. We can revive it. We can revive it. And you plan to do that? I plan to do that. Okay. Para meron mabilis ang takbo ng mga sasakyan sa ilalim, may parking sa third level, may tiyangge sa second level. Pero sa present system po ba ng daloy ng traffic doon, anong nakikita niyong problema? Bakit... Ngayon, dapat mas marami pang trained traffic enforcer. No? Tsaka yung mahigpit talaga yung... Kasi yung mga vendor, pwede naman silang patabihin talaga yun para lumawag yun. Kasi pa yung sinasabi nila po ay kapag may MMDA, nawawala. Tapos pag umalis, babalik. So, nandun ang sikreto. Lagyan mo na pagpalisin. Gumawa ka ng scarecrow. Palisin para pagbantayin mo na huwag silang lumagpas. Yan. Tignan ho natin kung yung master plan na yun, medyo complicated. Kasi pero pwedeng maging part ng build. Malaking pera po. Malaking kailangan, pera. Pero kaya. Kaya. Mapera naman din ang Parañaque. Yan. Sabi ko nga, kailangan mayaman ang lungsod para maraming pamgastos. Si Marcelo Green, Parañaque City Place. Nandun po si Jobel Saburit. Yan. Magandang umaga sa'yo. Kaano-ano mo si Jean? Good morning po, Kuya Daniel at kay former Mayor Florencio Bernabe. Dadagdag ko lang po yung sinabi nyo kanina na gusto nyo pong palawakin ang medical assistance dito sa Parañaque. Ang tanong ko po, kasi may pangyayari po dito sa Parañaque na humingi kami ng medical assistance o ambulansya para itakbo yung pasyente doon sa ospital, ngunit hindi pinagbigyan. At ang tanong, kung butante ba ito rito sa Parañaque? Ano po ba ang pwede ninyong magawa sa ganitong sistema na kailangan muna butante bago tulungan? Na dapat po maiwasan na po dito. Ibig sabihin, parang ano ba yun? Taga Parañaque ka ba? Kasi iba yung butante. Maaaring taga Parañaque ako, kaya lang, hindi pa ako butante. O kaya, hindi ako registrado. O yung mga tipong ganun.
Meron ba kayong policy dati ganyan sa inyo? Sa akin, no, wala. Noong panahon ko. Ngayon lang. Ngayon ang sinasabi niya eh. Oo, okay. Pero meron nung kayo ba sa ngayon na at present, may experience din kayo ng gano'n? Meron ba kayo? Marami yung, yun nga, kasama yun sa reklamo ng mga sinasabi ko sa akin. Eh, walang gasolina, kailangan ikaw magbayad ng gasolina. Walang driver. Walang driver. Oh, may minayang driver, wala namang gasolina, wala may sasakyan, hindi ka rin tatakbo. Okay, okay. Hindi ho kami namimili ng ano, miski pa ho taga, basta papasok, alam mo, taga Cavite, kaya taga Las Piñas, dadalil, papayagan dapat dyan, walang pili-pili dyan, dahil emergency. Emergency, tsaka yung tinasabi niya, emergency yun, kaya kailangan ng ambulansya eh. Mm. Hindi na kailangan maging, basta available. Mm. In fact, sa akin nga nagsimula yung bawat isang barangay, binibigyan may ambulansya. Nawala ho ba yun, Mayor? Ayun nga, nagiging problema. Walang gasolina. Yan. Matitignan ho ni Mayor kung sakaling maupo siya. Tsaka pag may problema kayo sa ganun, tawag kayo sa 911 UNTV. Libre yung ambulansya natin. Si Mayor dito, meron kaming ano. Meron kami news and rescue, yung mga sasakyan namin ng news. Pwede yung maghatid na parang ambulansya. Okay. At meron din kami talagang ambulansya na libre ho, na may driver. May gasolina ho. Wala akong bayad. Yan. Mayor, may reactions po tayo dito from our Facebook. May nag-like na 153, may nag-59 na nag-love-love, may funny na nag-dalawang nag-funny, may pitong nag-wow. Surprisingly, wala akong nalungkot. At wala rin akong galit. Nagalit, Mayor. Maganda kahulugan ho niyan. Ibig sabihin yung mga kaawa nyo, hindi nagpe-Facebook. Wow. Bira yun. Halos lahat nagpe-Facebook na. Palagay ko tulog pa. Meron kami dito, Mayor, na complete me. Kung tawagin namin, ito po, pakibasa lang po at pakikumpleto. Ako ay nanalong Mayor na po. Pakibasa po na malakas, Mayor. Kapag ako ay nanalong Mayor ng, ano yung blank sa 2009? Paranaque. Ng Paranaque. Midterm election, pinangangako ko na iibayuhin ko yung pag-alaga ng ospital at health services sa Paranaque. We will strive for excellence. Yan. We will strive for excellence. Magandang ano yan. Parang strive for excellence. Good luck po, Mayor. And salamat po sa pagpapalakas. Yan, mga taga-Paranaque. Nadunin niyo po ang ating 2019 mayoralty candidate dyan sa Paranaque City. Former three-time Mayor Florencio June Mayuga Bernabe Jr. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Game straight, we can get the song!